Welcome guys sa bago nating video tutorial. At kung bago lang po kayo sa channel natin, pakiclick lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong ma-update sa bago nating video tutorial. Guys, magandang araw. So guys, ang tutorial natin ngayong araw is sa 2 water pump motor, automatic on and off and alternate run operation. Ibig sabihin guys, automatic run operation controlled by float switch and ating pulse relay. Ito guys ang magbabato na signal sa ating control, sa ating dalawang magnetic contactor na magpapandar ng ating dalawang pump motor. So guys, meron akong drawing dito na ginawa para mas madali nyo maunawaan. So guys, halimbawa, ang ating pump number 1 ay na-reach na yung ng ating float switch ang low water level automatic, gagana si pump number 1. At pag na-reach na ng ating float switch ang high water level automatic, mamamatay si pump number 2. So guys, same sequence lang. Ganon din ito ang ating pump number 2. Okay guys? So guys, at saka kagandahan nito guys sa ating gagawin tutorial ngayon guys, kapag nagpa-problema ang ating pump 1 or pump 2, pwede nating patayin ang automatic alternate operation niya. So guys, pwedeng pag nagka-problema si pump 2, pwede natin paganahin ng automatic ang ating pump motor number 1 lang. Ganon din sa pump number 2, pag nasira si pump number 1, pwede natin patayin ang ating automatic alternate operation na ang gagana lang ay si pump number 2 habang nire-repair pa ang pump. So guys, discuss ko lang yung mga gagamitin natin na pyesa sa ating tutorial na gagawin. So guys, kailangan natin ng circuit breaker, isang selector switch, tsaka isang ating pulse relay, dalawang magnetic contactor, tsaka dalawang thermal overload relay, tsaka anim na indicator light. So guys, yung dalawang green, red, yellow, ito yung green guys, ito yung run sa abang tumatakbo ang ating pump. Yung ating red ay stop, yung ating yellow ay para sa trip, at saka isang float switch na magbabato na signal kung naka low level na ba o naka high level na ang ating tangke. Okay guys, nga pala guys, at kung napapansin nyo, meron tayong mga existing wire na nakakabit na sa ating mga pyesa. Tulad ng mga nauna kong tutorial na ginawa, usually meron na tayong kinakabit na red wire. So guys, yung red wire na yan, lahat po yan ay line 2 ng ating mga pyesa. So guys, umpisa sa circuit breaker, sa ating pulse relay, sa ating dalawang magnetic contactor, tsaka sa ating mga pilot light. Okay guys, para mas madali tayong matapos. At guys, may napapansin ko yung blue. Yung blue guys, yan yung line 1 ng ating mga indicator light. Inabang ko na rin para ikakabit na natin mamaya isa-isa. So guys, umpisahan na natin ang pagwa-wiring ng ating tutorial ngayong araw na 2 water pump motor, automatic on and off and alternate run operation controlled by float switch and pulse relay. Okay guys, so nga pala guys, kung bago lang kayo sa ating channel at meron kayong katanungan or suggestion para sa mga gusto nyong gawan din nating tutorial about electrical, mag-comment lang kayo sa baba at paki-like and share na rin po. At huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi tayong ma-update sa mga bagong tutorial nating i-upload sa ating channel. Okay guys, so guys, umpisa na natin ang pag-wiring. So guys, reminders lang bago kayo mag-uumpisa ng pag-wiring, kung kayo man ang gagawa ng isang control circuit o ano man yan na related sa electrical, make sure na nakapatay ang inyong circuit breaker for safety purposes po sa inyo. Okay guys, so guys, umpisa na natin. Sundan natin itong ating schematic diagram na ginawa. So guys, isa-isahin natin ang pagkabit ng mga wire sa ating mga pyesa gamit itong ating schematic diagram na ginawa. Okay guys? Okay guys, from line 1 ng ating circuit breaker, so guys, based sa ating schematic diagram, so guys, line 1, kung nakikita nyo sa ating schematic diagram, from line 1, tap tayo ng ating circuit breaker, line 1. Line 1 ng ating circuit breaker. So guys, based sa ating schematic diagram, diretso siya ng terminal number 4 ng ating selector switch. Guys, ating selector switch, ito guys, terminal number 4. Yung ating selector sa switch guys, ay ano lang to, single pole lang to, on and off lang, close and open lang. Guys, tap tayo sa ating terminal number 4 ng ating selector switch. So, labas tayo ng terminal number 3 ng ating selector switch. Based sa ating schematic diagram, diretso ng common ng ating float switch. So guys, tap tayo terminal number 3 ng ating selector switch. So guys, from terminal number 3 ng ating selector switch, diretso tayo ng common. So guys, yung common natin ay kulay black. So guys,
bago natin testingin mamaya, tetest rin natin to ang ating float switch, kasi merong tatlong wire yan. So guys, hanapin natin yung kailangan natin gamitin. Pag nakababa ito ang ating float switch, nakababa ang position, ibig sabihin, kailangan natin ng close position. Pag nakataas naman, dapat open position siya. Okay guys, so guys, balik tayo. Based sa ating schematic diagram, from common, nakatap tayo ng common. So guys, selector switch nga pala, terminal number 3, nakatap na tayo. Diretso tayo ng common ng ating float switch. Ito yung kulay black guys. Tetesterin natin para makita. Although tinester ko na ito kanina, kaya nalaman ko yung black ang common. So papakita ko rin sa inyo para mas madali nyo maunawan. Kasi pag bibili kayo ng float switch, usually tatlong wire yan. Guys, tap tayo ng common. Labas tayo ng kulay blue. So guys, yung blue na to, yan yung sinasabi ko sa inyo na pag nakababa ang ating float switch, yan ay magkuklose. Pero titest rin pa rin natin para mas madali nyo maunawaan. At kung kayo naman ang gagawa itong circuit na to, ay madali nyo masundan. Okay guys, nakatap na tayo sa ating common ng ating float switch. So guys, labas tayo ng ating float switch. Ito yung guys, based sa ating schematic diagram. Tap tayo, nilabas. Ito yung kulay blue guys. Yung kulay blue na to guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nakababa ang posisyon ng ating float switch, yan ay nagko-close. Okay guys, labas tayo ng ating float switch. Common. Labas ng float switch based sa ating schematic diagram guys. Okay, tap tayo dito sa ating blue wire ng ating float switch. Diretso ng terminal number 95. So guys, terminal number 95, normally close OL, yung overload guys, MC1. So guys, ito yung MC1 natin, yung pump number 1. So guys, tap tayo ng terminal number 95. Then guys, normally close. Okay. Terminal number 95, labas siya ng terminal number 96. So guys, terminal number 96, diretso ng ating A1 ng ating PR. So guys, yung PR na yan, based sa ating schematic diagram, yan yung tinatawag natin na pulse relay. So guys, pulse relay, ito yun guys, PR, pulse relay. So guys, from terminal number 96, tap tayo guys, from terminal number 96 ng ating MC1, yung ating magnetic contactor number 1, diretso siya ng A1 ng ating pulse relay. So guys, ito yung terminal A1 natin ng ating pulse relay. Tap tayo guys sa terminal ng A1. Guys, nakatap na tayo guys sa terminal ng terminal A1 ng ating pulse relay. So guys, tap naman tayo. So tapos tayo dito sa ating first lane. So guys, tap din natin to ang ating papunta ng MC1. Guys, tap tayo sa ating A1 ng ating pulse relay. A1 ng ating pulse relay. So guys, from A1 ng ating pulse relay, diretso siya ng lang. Okay, nakatap na tayo sa A1 ng ating pulse relay. Ito guys, yung wire na to, based sa ating schematic diagram, diretso siya ng terminal number 1, normally closed terminal number 1 ng ating kung napapansin nyo guys sa ating schematic diagram, yan ay PR. So guys, PR is a pulse relay. So guys, tap tayo ng A1, diretso ng terminal number 1. Guys, terminal number 1 based sa ating schematic diagram ng ating pulse relay. Terminal number 1, normally closed guys, NC, labas siya ng terminal number 2. Guys, terminal 1, labas siya ng terminal number 2. Okay guys, terminal number 2, tap tayo dito guys ng ating pulse relay. Terminal number 2 ng ating pulse relay, diretso siya ng A1 ng ating MC1. So guys, MC1, magnetic contactor number 1 ng ating A1. So guys, itong wire na to guys, galing ng terminal number 2 ng ating pulse relay, diretso ng A1. Okay guys, kung napapansin nyo guys sa ating schematic diagram, A1, itap na rin natin to ang ating run green pilot lamp. Isabay na rin natin sa ating A1 magnetic contactor. Ito yung MC1 natin. So guys, ang batong wire na to na sinasabi ko kanina, nakaabang. So guys, ito yung guys, galing ng ating pilot lamp, ang ating indicator light. So guys, isabay na rin natin based sa ating schematic diagram. Tap tayo sa A1 ng ating MC1. Sabay na rin natin to ang line 1 ng ating green indicator light. Okay guys, terminal A1 ng ating MC1, ito guys yung line 1 coil ng ating magnetic contactor.
stop tayo ng terminal A1 ng ating magnetic contactor number 1. Okay guys, nakatap na tayo. So guys, tapos na tayo dito sa lane na to. So guys, tapos na rin natin itong ating green pilot lamp. Nakatap na rin tayo. So guys, dito naman tayo sa ating stop yung red pilot lamp natin. Okay guys. Okay guys, from common ng ating float switch based sa ating schematic diagram kung nakikita nyo guys. Ito yung common ng ating float switch. Diretso siya ng terminal 21. So terminal 21, normally closed ng ating MC1. So guys, MC1 ito yun guys, normally closed yun yung 21, 22. Okay guys, tap tayo ng common ng ating float switch. Okay, tap tayo ng ating common. Ito yung kulay black guys na wire. Common ng ating float switch. Diretso siya ng terminal. So guys, yung wire na hawak ko nakatap sa common based sa ating schematic diagram po nakikita nyo. Diretso siya ng terminal 21, normally closed ng ating MC1. Terminal 21. Ito yun guys, terminal number 21. Okay, stop tayo dito sa ating MC1. Magnetic contactor number 1. Then, labas siya ng terminal number 22. Papunta ng stop red pilot lamp natin. So guys, yan ba yung red pilot lamp natin? Ito yun guys. Tulad na sabi ko kanina, meron na rin tayong nakaabang mga wire. Ito yun guys, yung hawak ko ito. Nakaabang tayo ng line 1 na wire ng ating indicator light, yung pilot lamp natin na red. Okay guys, tap siya, itap na rin to sa terminal para based sa ating schematic diagram. Diretso siya, yung linyang yon ay diretso ng terminal number 22. So guys, 21, 22. Tap natin guys, terminal number 22. Okay guys, tapos na tayo sa ating stop red pilot lamp. So guys, punta naman tayo dito sa ating treat yellow pilot lamp. Okay guys. Kung napapansin nyo guys, from common din siya, diretso siya ng terminal number 97. So guys, tap tayo ng common. Ito yung ating common ng ating load switch. Kung napapansin nyo guys, common ng ating load switch, diretso siya ng terminal number 97. So guys, 97. Normally open. Terminal number 97, ito yun guys, yung wire na to nakatap na sa ating common, labas siya ng terminal number 98. Ito yun guys, diretso siya ng trip yung yellow pilot lamp natin. So guys, so nasabi ko kanina, may nakaabang na rin tayo. So guys, from trip yellow pilot lamp, diretso siya ng terminal number 98 ng ating thermal overload relay ng ating magnetic contactor number 1. So guys, yung MC1 sa ating schematic diagram. Okay guys, tapos na tayo guys dito guys sa ating pump number 1, yung ating magnetic contactor number 1. So guys, punta naman tayo sa ating MC2, itong circuit na to dito guys sa ating wiring ng ating pump number 2. So guys, based sa ating schematic diagram, tap tayo ng ating MC1 overload normally closed. Ito yun guys yung ating thermal overload ng ating MC1. So yun, sa ating pump 1, tap tayo sa ating terminal number 95. Okay guys, tap tayo sa ating terminal number 95 ng ating thermal overload ng ating MC1 magnetic contactor number 1 guys. Ito yun guys, ito yun, terminal number 95 based sa ating schematic diagram guys. Tignan nyo, terminal number 95, diretso siya na terminal number 95 ng ating MC2. So guys, MC2 yun yung normally close natin guys, overload MC2. So guys, terminal number 95 ng ating thermal overload ng ating MC2 sa pump 2 natin guys, from 95 to 95 ng thermal overload ng ating MC2. Okay guys, from terminal number 95 normally closed, diretso tayo based sa ating schematic diagram, labas tayo ng terminal number 96, diretso siya ng terminal number 3 ng NO normally open ng PR pulse relay natin, terminal number 3. So guys, pasensya na ko yung minsan dalawa hanggang tatlong beses ko binabanggit. Kasi guys, ang goal ko kasi gusto kong maunawaan nyo at maintindihan nyo, at in the future, magawa nyo rin itong circuit na to at malaking tulong sa inyo at sa mga nag-uumpisa pa lang, malaking bagay po ito. So guys, balik tayo. So guys, terminal number 96. Normally close ng ating thermal overload. So guys, tap tayo dito. Terminal number 96 ng
ating thermal overload. Diretso siya, nakatap na tayo guys sa terminal number 96 ng ating thermal overload ng ating MC2. So guys, ito yun guys, labas tayo ng terminal number 96 galing na 95, diretso siya na terminal number 3 ng ating pulse relay, normally open. Guys, sambay yung ating terminal number 3. So guys, based dito sa ating pulse relay, yung 1 ay nasa left side, yung 3 ay sa right side. So yung bandag dito sa taas yung A1. Ito yun guys, so tap tayo ng ating terminal number 3 ng ating pulse relay. Terminal number 3, tap tayo dito. Ito galing ng terminal number 96, normally closed ng ating thermal overload. Ito yun guys, galing na terminal number 96, diretso siya, itong wire na hawak ko, diretso siya ng terminal number 3 ng ating pulse relay. Based sa ating schematic diagram, labas siya ng terminal number 4. So guys, sambay yung terminal number 4 ng ating pulse relay. So guys, terminal number 4 ay ito yun guys, 3, 4. So guys, terminal number 4 ng ating pulse relay. Tap tayo guys. Terminal number 4 ng ating pulse relay. Diretso siya. Ito nakikita nyo guys sa ating schematic diagram. Diretso siya na A1 ng ating MC2. From terminal number 4 ng ating pulse relay, diretso siya ng A1, MC2. Ito yun guys, yung ating MC2. Tap tayo ng ating A1 ng ating MC2. Tulad ng kanina sa MC1, itap na rin natin yung ating nakaabang na wire sa ating indicator light. Ito yung kulay green guys, yung hawak na wire ko guys, ito yung abang natin para sa ating run green pilot lamp. Isabay na rin natin sa wire na galing ng pulse relay terminal number 4. Ito yun guys, diretso ng A1, tap na rin sabay na. Okay guys, A1, ito yung MC2, ating magnetic contactor number 2. Yun yung A1 niya, ng ating line 1 coil ng ating magnetic contactor. Okay guys, so guys, tapos na tayo sa linyang ito. So guys, punta naman tayo dito sa linyang ito. So guys, from 97 ng ating yellow trip lamp, ito yun guys, 97 na, kung nakita nyo guys ating schematic diagram, normally open, overload MC1. So guys, magnetic contactor number 1, ito yung overload niya. Tap tayo ng terminal number 97. Ito yun guys, terminal number 97 ng ating MC1, based sa ating schematic diagram, diretso siya na terminal number 97 ng ating normally open din ng overload MC2. Ito yun guys, ng ating thermal overload, diretso tayo ng terminal number 97. Okay guys, unahin ko muna itong sa ibaba ha. Pagkatapos itong ating yellow trip lamp, saka natin ito itatap. Okay guys, guys, from 97 ng ating MC1 thermal overload, diretso siya ng terminal number 97 din ng ating MC2 thermal overload. Ito guys, yung hawak na hawak kong wire, 97 to 97. Okay guys, labas siya ng terminal number 98. So guys, terminal number 98, diretso yan ng ating trip yellow pilot lamp. So guys, mayroon na rin tayong wire dyan. Ito guys, ating yellow pilot lamp na trip para sa ating magnetic contactor na ito, yung ating MC2. Tap na rin guys, terminal number 98. Ito yun guys, from yellow lamp guys, diretso siya ng terminal number 98. So guys, itong wire na to guys, ito, diretso siya ng terminal number 98. Okay guys, tapos tayo sa ating trip lamp. So guys, dito naman tayo. So guys, itap natin to sa terminal number 97 ng ating thermal overload MC2. Ito yun guys, magtatap tayo dito. Terminal number 97. Tap tayo dito. Terminal number 97 ng ating thermal overload, ang ating magnetic contactor number 2, MC2. Diretso siya na, ito yun guys, nakatap na tayo sa 97. Ito yung wire na to guys. Diretso siya ng terminal number 21 ng ating MC2. So guys, terminal number 21 ng ating MC2. Ito yun guys, terminal number 21. Okay guys, terminal number 21 ng ating MC2, normally closed guys. 21, 22, kung nakikita nyo NC, naka-flash po sa inyong screen, NC, normally closed. Labas siya ng terminal number 22, diretso siya ng red pilot lamp para sa ating stop guys. Ito yun guys, yung ating wire na nakaabang
Nakaabang na rin tayo para tayo sa red. Tap natin siya sa terminal number 22. So guys, 21, 22, normally close. Tap natin dito. Yung wire na to, naggaling sa ating red pilot lamp para indicator sa ating stop guys. So guys, tapos na ang pag-wiring ng ating okay guys. Tulad nga na sabi ko sa inyo kanina, so guys, ang hindi ko pa na-discuss tungkol dito sa ating float switch. So guys, bakit nga ba tatlong wire to? Usually kasi pag bumili tayo ng ating float switch, tatlo ang wire yan. Ibig sabihin, isang common, isang normally close, isang normally open. So guys, ang kailangan natin dito, kapag nakababa ang position ng ating float switch, dapat ang magko-close contact. Okay guys, pag nag-taas naman, ibig sabihin, na-reach niya na ang high water level, ibig sabihin, mag-open na siya. Okay guys, so guys, testerin natin. Set natin ating tester ng ohms continuity guys. Kapag pinagdikit ko, nagbabaser, kung narinig nyo, ibig sabihin, magkadugtong. Okay guys, testerin natin. Tulad nga nasabi ko kanina, yung ating common ay black. Okay guys, common yung black to blue. Okay guys, itataas ko, ibig sabihin, naka-open siya. So guys, pag binaba ko, ayun guys, continuity, ito yung kailangan natin na contact. Pag nakababa siya, kailangan magbato siya ng signal, naka-close contact siya. Kapag nakataas naman siya, dapat siya ay naka-open. So guys, okay, punta naman tayo sa black, brown. So guys, yung tinester natin ay black tsaka blue. So guys, testerin naman natin ang black tsaka brown. Okay guys, black, brown. Ayun guys, pag nakataas naman siya, ibig sabihin, may contact na siya. Ibig sabihin, close contact siya. Kapag nakababa naman siya, okay guys, naka-open siya. Ibig sabihin guys, opposite siya. Magkabaliktad sila ng brown, tsaka black-blue, tsaka ng itong tinitester natin na black-brown. Ibig sabihin, kasi yung ating black at tsaka blue, kapag nakababa, testerin natin ulit, naka-close contact. Pag tinester naman natin ang black tsaka brown, ibig sabihin naka-open siya. Pag tinaas, saka na siya magkukontak. O guys, pag tinaas naman natin itong ating black, blue, naka-open. Pag binaba natin, saka siyang magkukontak. Okay, so guys, ang kailangan natin itong black at tsaka blue. Hindi natin kailangan yung brown sa ibang circuit o control ginagamit yung depende sa application ng circuit na gagawin nyo. Okay guys, so guys, ang kailangan natin ay black tsaka blue, kaya yan ang ginamit natin. Okay guys, sana naintindihan nyo. Okay guys, tapos na ang pag-wiring natin. So guys, pwede na natin testingin ang ating tutorial na ginawa ngayong araw na 2 water pump motor, automatic on and off, and alternate run operation controlled by float switch and pulse relay. So guys, nga pala, kung meron kayong katanungan sa ating ginawang tutorial ngayon o suggestion para sa gusto nyo in the future gawa natin ng tutorial about electrical, mag-comment lang kayo sa baba at paki-like and share na rin po ang ating video at huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Sa baba po, sa bandang kanan, paki-click na po ng subscribe at i-click na rin po ang ating notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video tutorials about electrical at 2 to 3 videos tayo every week. Okay guys, na ina-upload sa ating channel. So guys, power on na natin ang ating circuit breaker. Guys, power on. Okay guys, wala pong umiilaw. So guys, i-on natin ang ating selector switch. Turn on natin selector switch. Okay guys, kung nakikita nyo, nakailaw na ang ating dalawang stop. Ibig sabihin, walang gumagana na pump motor. So guys, testingin natin ang ating ginawang tutorial. So guys, nakataas po ang aking float switch. So guys, subukan kong ibaba. Pag binaba ko ba guys, okay, gumana ang ating pump number 2. Ibig sabihin, nag-low level siya, nagkakarga na siya based dito sa aking drawing na ginawa. Okay guys, kung nakikita nyo, para mas madali nyo maunawaan, okay guys, nakababa siya. Ibig sabihin, low level, ang gumagana ngayon ay si pump number 2. So guys, gumagana si pump number 2. Halimbawa, na-reach na ni pump number 2 yung high level ng ating water tank. So guys, tataas po ang ating float switch. Okay guys. Okay guys, patay ang ating pump number 2. Halimbawa, nag-discharge ng tubig ang ating tangke, bababa ulit, ma-reach ulit ng ating float switch ang low water level. Magiging ganito po ang position niya based sa aking drawing na ginawa. Bababa po siya. Okay guys, kung napapansin nyo, ang gumana naman ay pump
number 1 nakapatay po ang ating pump number 2. So guys, same sequence ulit. Nagdrain na nagkarga na naman ng tubig, ma-reach na naman ni pump number 1 at ma-reach ni pump number 1. Tataas po ang ating flow switch. Okay guys, patay si pump number 1 kasi na-reach niya na ang high water level. Halimbawa, same sequence ulit para mas madali niyo maunawan. Ulitin ko guys, bababa ulit siya hanggang sa ma-reach niya na ang low water level. Okay guys, andar ang ating pump number 2 ulit. Magkakarga na naman sa tubig sa ating tanke. Pagkat napuno na naman yung ating tanke, na-reach na ang high water level, automatically yung ating pump number 2 patay. Okay guys, patay. Ganun ulit, nag-discharge na ng tubig, bababa ang ating float switch. Okay, pump number 1 naman ang gagana. Ibig sabihin guys, ang nagsiswitching dito sa ating tinatawag na tutorial ngayon na alternate run operation using pulse relay at saka yung ating float switch ay ang ating pulse relay. So guys, tulad na sabi ko sa inyo kanina, meron na akong ituturo sa inyo. Halimbawa, ititrip natin to. Testingin muna natin ang trip kung gagana. Okay guys, titrip natin. Ipo-force trip ko guys yung ating thermal overload relay. Okay, nakatrip siya. Letter T, ilaw ang ating indicator light. Okay, nakatrip na rin siya. Ilaw ang ating indicator light. Kahit itaas baba natin yan, walang problema, nakailaw ang ating stop, nakailaw din natin trip. Ibig sabihin, walang gagana kasi nakatrip. Halimbawa po, case scenario naman, may nagka-problema sa isang pump natin. So guys, nasira ang ating pump number 2. So guys, i-reset natin itong pump number 1. Ibig sabihin, ang gagana lang ay yung pump number 1 natin. So guys, ibig sabihin, pwede natin guys, i-manual dito. Kasi kung nakikita nyo guys, naka-plus sa inyong screen, sa ating pulse relay, merong auto tsaka off. So guys, ibig sabihin, pag binaba ko to at naka-off yan, ibig sabihin, isa lang dito ang gagana. Depende kung naka 1 o 0. Kung halimbawa, ang 0 position ay si pump number 1 at ang 1 position ay si pump number 2, yun lang po ang gagana. Depende sa position. Once na naka-off po ang ating pulse relay switch. Okay guys? So guys, subukan natin. Sa taas, ibababa ko. Ibig sabihin, walang gumana kasi ang switching na ginamit ko ay number 1. Ibig sabihin, yung number 1 na yan ay nandito sa ating pump number 2. So guys, ibababa ko manually. Okay guys, gumana. Nakababa. Pag tinaas ko, patay siya. Ibig sabihin, na-reach niya na high water level. Ibababa ko. Okay guys, gana lang ang ating pump number 1. Ang gumagana lang guys ay ang ating pump number 1. Since na may problema ang ating pump number 2, under repair siya, nag-stack up, may problema, any problem ng motor na ito, nasunog man siya, meron pa rin tayong pump number 1 na magagamit. Okay guys? Okay. Run. Stop. Run. Stop yung ating pump motor. Yun ang kagandahan guys ng ating tutorial na ginawa ngayon. Ganun din. Same scenario din sa ating pump number 1. Kung masira to at gumana, ang gumagana lang ay ang ating pump number 2. Guys, reset ko to. Okay guys, i-trip naman natin ang ating pump number 1. Okay guys, tulad ng kanina, tinesting natin. Iseset natin ang 1 kasi kanina nakaset tayo ng 1. Ay hindi gumana. Ibig sabihin, ang pag-sinet natin ng 1 ito, naka-off pa rin to, hindi siya naka-auto. Siset natin ng number 1. Ang gagana dapat ay ang pump number 2. Okay guys, nakataas tayo. Pag binaba ko, okay guys, makikita nyo, ang gumagana ay pump number 2 lang. Low level, high level, low level, high level. Okay guys, since na same scenario nga, nagka-problema naman yung pump number 1 tulad na kanina sa number 2, halimbawa lang, nag-stack up ang bearing, habang nire-repair pa to ang pump number 1, meron ka pang pump number 2 na magagamit. Yun guys, ang kagandahan nitong circuit na to. Okay guys, low level, high level, low level, high level. Okay guys, sana guys, may natutunan tayong bago ngayong araw na to at nakatulong ako sa inyo. So guys, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago nating tutorial. Ha? So guys, maraming salamat sa panonood ng ating video tutorial at sana may natutunan kayo ngayong araw na to. So guys, at kung nagustuhan nyo ang ating video na to,
paki-like and share na rin po. At huwag po sana nating kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bagong video tutorial na aking upload sa ating channel. So guys, maraming maraming salamat sa inyo and God bless.